What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonood na isang video. Ito po ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay Whistleblower PH 2.0, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin na laman ng video na ito. No? Ito ay bantag updates uli. Bibigyan ko ng reaksyon. Whistleblower PH, pasok! Taumbayan, handa mo nang magsagawa ng people power upang gisingin si Pbbm mula sa himbing ng kanyang pagkakatulog. Aba! Ang taong bayan ay magsasagawa ng isang pag-aaklas, no, para gisingin ang ating pangulo about sa kaso ni General Bantag. No, ayun nga, may mga netizens na nagsasabi na siyempre parang binabaliwala ng ating pangulo yung pangyayari. Pero meron din siyempre dumidepensa sa pangulo na siyempre busy ang ating pangulo ngayon sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Oh, pero siyempre, parang kasing sinasabi ng iba na binigay na lang basta doon, pinabayaan na lang, kumbaga hindi umaaksyon. Kasi iba gusto mawala si Remulla sa pwesto. Oh, baga parang ayaw ni PBBM, ganun nga. Yun nga yung nagiging himutok ng mga netizens about sa pangyayari kay General Bantag. Parang is nagiging unfair ang laban. Sa kama ng kasinungalingan, General Bantag makakalaban na kay Secretary of Justice Remulla matapos ilabas na ng NBI ang sabina. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Ayan, Whistleblower PH 2.0. Kung people power ang paraan upang magising ang pangulo sa katotohanan, gagawin namin. Yan ang sigaw ng ilan sa ating mga kababayan na sumusuporta kay suspended bureau chief General Bantag kaugnay sa kanilang paniniwala na may bumubulong umano sa pangulo, kung kaya't hindi na umano maintindihan ang ilan sa mga ikinikilos nito. Bumubulong, parang yung ano, yung nag-i-issue na namang ahas-ahas. Ngayong araw, inilabas na ng NBI ang sabina para kay Bantag upang makapaghain ng counter-affidavit ang kanyang kampo. Ngunit para sa general, wala rin daw itong magiging saysaya hanggat si Secretary of Justice Boyeng Remulla pa rin ang nakaupo sa pwesto. Dahil dito, ayon pa sa kanyang mga supporters, si PBBM na lang ang nakikita na lang pinakamabisang alas upang tuluyang malinis ang nadungisang pangalan at pagkatao ng suspindidong general. So ang mangyayari, diba, yun nga sinabi ko na parang nasasabi ng mga netizens, na ibang netizens, na parang nagiging unfair ang laban dahil nandoon pa rin si Remulla kasi talagang nagkakainitan na sila ni General Bantag. At nagkaroon din ng issue about kay Remulla dun sa anak niya nga, no? Kumbaga pinagre-resign siya ni Bantag. Kumbaga bumitaw ka dyan sa pwesto mo pero ayaw ng ating Pangulo na bumitaw si DOJ Remulla dahil kumbaga problema naman ng anak ni DOJ Remulla yon at hindi niya naman problema. Pero ito syempre nagkakaroon ng issue na naiisip minsan na ganun, parang ang lakas-lakas ni Remulla kay PBBM, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Pero si General Bantag is pinababayaan. Kumbaga marami kasing sumisimpatya kay General Bantag kasi kilala nila talaga si General Bantag, na sinasabi nga nila na nababasa ko din talaga kasi nagbabasa ako ng mga comments na sinasabi nila na talagang si General Bantag ay straight na tao, no? Talagang is may paninindigan. Kumbaga ang gusto lang mangyari is para fair. Parang mapalitan si DOJ, kumbaga iba ang pumosisyon doon sa posisyon niya ngayon, kumbaga para maging fair. Ayun pa sa kanila, PBBM, please gising, dapat patas ang treatment. Ituloy mo ang prinsipyo ng iyong ama at ni Pangulong Rodrigo Duterte. PBBM, ikaw ang nagtalaga kay Boyeng, gising sa mga pangyayari habang maaga pa. Alam kong matalino ka. Nag-unitive na ang mga uplok. We support General Bantag.
According to General Bantag, kahit hindi na siya makabalik, ang mahalaga malinis niya ang kanyang pangalan. Huwag daanin sa paninira at manubing paraan. General Bantag is a gifted and strong leader. He did not pay anyone or binulungan kahit sino man para maluklok siya sa Bucor. Our ancestors didn't teach us the art of pasipsip, paninira just to get ahead. General Bantag became a Bucor Director General because of his abilities. He was merely doing his job silently until a strong leader took notice and gave him the opportunity to lead Bucor. Hindi natin ugali ang umalsang mag-rally at mag-ingay. Pero kung isa sa atin nilalahatan na walang kalaban-laban, gising ang kaigurutan para tumayo sa kanyang likuran. So, we stand up for General Bantag, be given the chance to be heard. Lumang tugtugi na sa Pilipinas ang taong ginagawa ang trabaho, kayang ibagsak na kung sino mang nasa pwesto, ayaw lang nilang may kontra sa secret moves nila. Lalo pa, at ang kalaban ni General Bantag ay ang mga salot sa lipunan. For now, he deserves a break and to turn over Bucor in peace, lalo na ngayon na watak-watak ang nasa pwesto. Kanya-kanya, paano ka rin gagalaw sa ganong setup? Loyal sa kanya-kanyang kulay ang mga kasama. Walang pagkakaisa ng hangarin. Unity ang sigaw ng bagong administrasyon, pero masyadong obvious na inaalis ang ina-appoint ng former admin to make a way for Dilawans and Friends. Hashtag Bantag, hashtag We Stand With Bantag. Maging ang dating presidential spokesperson, Attorney Salvador Panelo, ay may matinding hamon rin kay Secretary of Justice Boring Rebulyam. Ayon pa kay Attorney Sal, patulan na nito si Bantag upang maging patas na ang labanan. Panghahamon niya pa? Hindi po ba, ayan, from the very start, I think I was the first one to float the idea na tingnan niyo yung angle na yan. Kasi dapat lahat na angulo tingnan mo. Dahil maraming galit sa kanya, marami siyang binuwag, eh baka piniframe up siya. Ayun nga yung sinasabi ng netizens natin, no? Na talagang sa ginawang pagiging straight ni General Bantag nung nanunungkulan pa siya, is baka meron siyang mga nasagasaan. Siyempre talagang matindi yung talagang pagiging disiplinado ni Tatay Digong noon, at talagang sinunod ni General Bantag kung ano man ang ibigay ng ating pangulo noon, talaga na linisin, talagang disiplinahin, ayusin ang bilibid. 'Di ba? Kumbaga, nalagay si General Bantag diyan. Marami siyang nasagasaan diyan sa bagay na 'yan. Baka mamaya siyempre may mga galit sa kanya na nasagasaan niya at nagkaroon na ng tamang pagkakataon para dito na siya ngayon pabagsakin. Pwede kasing ganun ang nangyayari, na hindi lang naman sa akin nang gagaling, kundi din sa mga kaibigan natin, mga netizens na nagbibigay ng komento sa atin at sa lahat na nababalitaan natin, no? Talagang maraming talagang nag-stand kay General Bantag, na si General Bantag ay inosente, no, sa mga pangyayaring ito. At eto nga si Attorney Panelo ay isa din sa hindi kumbinsido sa mga pangyayari sa pagdawit sa pangalan ni General Bantag sa kasong ito. Ayan, ha. Pero patuloy pa rin nating subaybayan kasi may mga twist na mangyayari. Parang pelikula, eh, no? Ayun. Ay, walang mawawala kung lahat titingnan natin. At yung sinasabi nila, maganda nga yung tsorya ng aking anak na abogado. Uy, hi Paolo! Sabi ng anak ko, yung niya, dad, alam mo, kung totoo lahat ang sinabi ng mga investigasyon na si Sulweta involved, for all you know, who knows, hindi natin alam. Baka yung subordinate ng isang boss, nung nakita niya nasaktan ng boss niya na ayaw namang gumalaw, umuha ng karahasan, eh baka on his own, ginawa niya yun. Pwede rin naman yung angle lang yun. At pwede rin yung angle na yung mga... So, lahat na yan. Ako lang, ang pinupunto ko lang, kung wala po tayong ebidensya muna, huwag nating ihain. Kasi masisira naman yung pangalan ng isang tao. Pag meron na, okay lang din. Kung may probable cause. Alam mo, Atty. Sal, hindi may iwasan na... Madadamay talaga si Pangulong Marcos sa issue na ito. In fact, nadadamay na nga. Kasi binabasa ko yung mga komentaryo. Marami nang nagsasabi na
parang nagsisisi na sila. Kasi yun nga. Yung cabinet member niya, pag nababanatan, eh siyempre, ang pupulaan yung nag-appoint. Mm-hmm. O, eh, yun ang magiging problema. If you remember, sinabi ko sa programang ito, at sinabi ko rin sa column ko, yung kaso ng anak ni Secretary Remulla ay magiging albatros sa kanilang dalawa. Mm-hmm. Whether they like it or not. Kasi eh, yun ang magiging perception. Ang feeling ng tao, may conflict of interest ka dyan. Oh, rightly or wrongly, that will be the perception. Kaya sinabi ko, may albatros yan, mabigat na ilalagay nila sa balikat nila, mahihirapan sila. At ngayon nga, o yan, nire-raise ni DG Bantag. Nire-raise niya yan. Kaya kailangan sagutin mo yan eh. Hindi ba pwedeng hindi? At nire-raise ni DG Bantag. Marami siyang nire-raise eh. Yung pagtakbo niya, marami siyang nire-raise. And you have to respond to that. Eh kasi kung ako yun, I will respond to that. Napakabigat ng accusation, lalo na if you're just a secretary tapos sasabihin that you're a... Yes. That's a serious, serious allegation. Mahirap yung sasabihin mo na hindi kita papatulan, Secretary Boyeng, patulan mo. You have to respond really. For your own good. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Whistleblower PH 2.0. At syempre, napanood din natin si Attorney Sal Panelo. Ayan, isa sa magaling na attorney natin. At courtesy din ng video na yun ng Yesiminay. Ayan, shout out. Talagang ang taong bayan ay sumisigaw na. No? Talagang dapat eh maging fair ang laban na ito. Kumbaga, ipakita ng ating presidente, kumbaga gusto lang naman ng mga tao na umi-stand para kay General Bantag, na ipakita ng ating Pangulo ang pag-aksyon sa mga bagay na ito. Iniisip ng mga ibang netizens about kay DOJ Remulla nga na may kinikilingan ng ating Pangulo about sa mga pangyayaring ito. Mas maganda kung nasa gitna na lang, no? At saka syempre, ang iniisip ng iba na kung si FPRRD ang nakaupo dyan, ako siguradong a-action na ni FPRRD yan at hindi mangyayari kay General Bantag yung mga pangyayaring yan. Isa pa, matalagang marami talagang naninindigan na inosente si General Bantag dahil nasaksihan nila ang pagiging matino nito nung siya pa'y nanunungkulan sa bilibid. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!